mga ka-viewers, nandito tayo sa ating backyard at springtime ngayon noong pang March, kaya sibulan na yung mga bulaklak ng prutas at saka ng lemon. Ito yung aming kalamansi, 23 years old nito, almost 5 feet and a half na ang taas nito. Ito naman yung mga succulent, yellow, red, and pink. Ito, may red, yellow, may pink. Ito naman yung, ito yung dwarf lemon. Naman. Sobrang dami ng bulaklak. Ang taas lang nito ay 3 feet. Hindi na siguro lalaki ito, talagang ganito na lang. Ang dami ng bulaklak. Ano ang ganito? Panay bulaklak. Ang ano nito, nagbunga na siya. Ito ang bunga niya, oh. Makaya kaya na sanga ito sa dami ng bunga. Oh my God. Ito pa yung mga succulent. Ito, kulay orange naman. Ito, pink. Ito ang another calamansi nasa paso. Ito naman yung rose na sinasabi ko sa inyo. Meron kaming rose na hybrid. Ito yung hybrid, oh. Bisa niyan, ang paligid niya puti. Ngayon naman yellow. Ang daming buds niya, oh. Ayan. Pagka-spring talagang sobra dami ng bulaklak. Ayan. Bali, 7 roses yan. Ito ang puno. May orange, may pink, may red. Kung makikita nyo sa video ko, ito yung mga yung aking inanong isang taon, malaki na ngayon sa paso. Yung aking rose rooting na ibinidyo ko noon na nasa aking YouTube channel sa Lawin. Ito yung mga rose kung isang taong papayo. Ito yung hydrangea. Yung bang malalaki ang bulaklak na yun ang hydrangea. Mamumulaklak na rin siya. Oh. Meron na siyang buko. Ayan. Hydrangea. Yung bang malalaki ang bulaklak na yun ang hydrangea. Mamumulaklak na rin siya. Oh. Meron na siyang buko. Ayan. Ito yung mga kalancho. May red, may pink din. Ayan. Ganda lang naman. Pagka-pink.
kalancho. Yan ang ganda niyan, panay kalancho yan. Lahat. Napakabang nito. Ayan. Ayun pa, oh. Almost 6 feet na taas. Ito na ba yung red rose? Ayan mong tik-tik sa buds. Sobrang dami. Tapay, tatlo, dalawa. Ito yung pinaka kumpul-kumpul na rose. Pagka siya nag-budge sa isang ano, misa naabot ang 5-6. Meron solo. Meron tatlo. Yan ang naalagaan namin dito. Kita mo yung rose na yan. Yan. Ang dami. Ito yung sobrang laki lang ng bulaklak ito. Yung rose na ito. Ayun o. 7 foot na taas. 7 feet. Okay. Yan. Ito yung pahulihan. Ganda rin mabulaklak ito rose na ito. Sa baba naman, ito yung kalancho. Dragon fruit. Yung September din na rin ito. Ayan. Medyo malaki na. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na paso. Bagong tanim yan. Dragon fruit. Ito yung dati na. Namumungo na ito. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali, pito. Ayan. Mumungo na yan. Dragon fruit. Ito naman yung succulent. At saka dollar tree. Ito na ang Christmas tree. Ayan. Yellow, may pink. Ito, ibang kulay nito. Isa rito. Ito naman, iba rin ang kulay. May pink, may orange. Ito yung Dollar Tree. Ayan. Yung sa likod, yun ang kalancho. Panay bulaklak na. Ito yung Fuji Apple. Malalaking Fuji Apple to. Malalaki. Dalawang taon na siya. Pero ako mamumuhay na sa 60 taon. Ito pa yung dalawang tinanim ko sa pasok. Ito yung mga bagong tanim na snake plant. Olivera.
hindi lumasa ang baboy. Pagka ito yung lemongrass. Ang dami ng lemongrass. Dati ang nakatanim dito, kabote. Kaya lang na umuwi kami sa Pilipinas, dali na ang ano, nagkaroon dito ng snowfall. Ayun, hindi na tagalan, naman na nga matay. Yung tabos ng kamote. Kaya wala na kami yung pangsahog sa siligang. By next year siguro. Lalo na kasi yung naitanim. Of jade. Ito, iba ang bulaklak ng jade nito. Kumpul-kumpul na puti. Ito pa yun. Apat na persona Olivera. Yung pala yung jade yung takatanin doon. Ito, jade din to. Ito ibang klase ng jade, may maliliit, may malalaking dako. Ito. Ito yung Christmas tree. Pag bata pa siya, parin green. Pagka mamumulaklak na, nagkakabayonet na. Ito, green pa ito. Christmas tree to, yung para Christmas tree flower, yung flower niya para Christmas tree. Ganito siya, very green. Pero after na mag-violet na sila lahat, then nag-uumpisa na siya mamulaklak. Pero it takes time. Yung nasa front namin, napabulaklak namin niya ng door, naka 3 years bago siya nagbulaklak. Pero once siya nagbulaklak siya, taon-taon na mabulak na siya. February, nagbulaklak siya, ano, January, February, December, like, nag-uumpisa na siya magbuko. Ito, 7 years na ito. Mawawalan siya ng dahon pagka winter. Tapos pag nag-summer, magkakaroon na naman siya ng mga dahon. Para ding apple tree. Pero ito, ano ito? Yung panlahok sa pansigang, chili. Chili. Medyo maanghang din. Ito yung nirusrutin ko, dito rin napalagay dahil wala nang paglalagyan doon. Yung last year pa ito eh. Kaya may bulaklak na rin oh. Mabango ito, yung bulaklak nito. Yung pinag-una ko yan, yun ang mabangong bulaklak, yung 7 foot na taas. Ayan. Ganda rin mag-grossrooting, nakakalibang. So, pagka malayo, titira mo siya. Ayan siya, oh. Ito yung parte ng ibang kalancho na may dito. Ito naman, naglagay ako ng panay pink sa paso. Pink o orange. Ito yung pink. Pink. Ito yung mga bagong tanong kong jade. Ito ang maliliit na jade ito. Ito ang malalaki dahon. Ito yung pula kong kamatis. Medyo malaki na.
pagka lumaki na ko, okay, pwede na ilipat. Kaya, at ibang... Ito yung sa akin, ano, shed. Iba't ibang klase ng halaman. Itong pito-pito, ayaw nito sa init, nasa loob ng circle ng bahay. Kaya nilagyan ko siya ng shed. Ayan. Ito yung ang dahon niya ay ano, nagigisa lang siya na parang bulaklak. Ayan. Ito na yung monsera. Ayaw din ito ng sobrang init. Ano, pag sobrang init na nangalanto yan ba ang dahon. Kaya nilagyan ko siya ng ano, shin. Snake plant na bagong tarim. Ito naman yung kala, ano, succulent. At yung tanim ko noon pa. Mga 2 years na. Red rose ito. At saka yung isa yellow. Ito pare kalancho. Ito sa unahan ng bahay. Meron kami fire stick. Nagtanim din ako dito ng fire stick. Ayan. Yun, no? Yung puti yun, no? Ito. Puti ito. Ang bites na ito, pala'y puti. Ito, kalancho. Kalancho na pink. Ito yung sinasabi sa'yo yung Christmas tree. Ito. Yan. Ito yung nasa harapan na naputol ng bagyo. Sobra kasi ang ano dito, ibang hangin. Talaga yung ano, tinataob niya. Nasa ground na yung mabigat na paso, natutumba niya yun. Ganun kalakas ang hangin dito. Okay, naipasyal ko na kayo sa aking backyard, sa aming backyard. Ito yung mga ginagamit ko mga soil. Pala yung 4 years na tanim namin na ano, lemon, 8 feet na yung taas niya. Ayan, no, mayroon ng bulaklak. First time na nagbulaklak siya. Bulaklak. Ayan. Ayan pa sa itaas. Gusto mo tutuloy-tuloy na ito, taon-taon magumulak na ito. Kaya nakatuwa lang, pagka naghalama ka, talagang pagka ma-harvest na maganda. Yan ang kabuuan niyan.
ito yung ginawa kong lalagyan nila ng laman. Okay. Ang mahal din ang materials dito eh. Nabuti ito ng mga 700 ito. Ito yung orange, yung bang madaling talupan. Ngayon, namumulaklak na o. Dati ito, halos pamatay na ito. Ngayon, meron na sibul na brand sa puno. Kasi ito, nakatanim sa lupa. Kasi yung lupa namin dito, mga mahigit lang 1 meter. Nakatanim siya sa lupa. Ngayon, napansin namin, unti-unti siya namamatay. Eh, dati-dati na lang namumunga ito. Sabi ko, bakit kaya? Eh di, ang ginawa namin, hinukay namin. Nakita namin yung ugat ng pine tree. Naku, kaya pala pinapatay talaga yung orange nito. Kaya pinutol namin yung malaking ugat ng ng pine tree. Kasi tabi kasi kami ng karsada ng street ng Medicare. Ito, tinan mo. Yan ang mga pine tree na pumapatay sa halaman namin. Tatlo yung nakatanim sa backyard namin sa may labas ng fence. Kasi karsada yan eh. Both sides lang ang karsada, meron mga pine tree. Kaya ito no. Awa ng Diyos o. Oh. Thanks God. Mulak-lak na. Kaya may branch pa siya o. Oh. Ayan, may bagong sibul pa na dahon. Kaya pagka na magtanim kayo ng halaman at medyo namamatay sa tabi ng karsada at may pine tree, baka yung ugat ang siyang pumapatay sa halaman, okay? Orange tree. Please like, share, and subscribe. And press the black bell so that if I have a new vlog, you will be notified. Thank you.